siya ang better half ni Janella Salvador. Hindi man siya kasing sikat gaya ng kanyang partner, ay pinatunayan naman ni Marcus Patterson na may lugar siya sa mundo ng showbiz. Ating lubos na kilalanin si Marcus. The Philippine Showbiz List presents ang tunay na pagkatao ni Marcus Patterson. Young Marcus. Si Mark Paul Robert Patterson ay pinanganak noong June 3, 1998 sa England. Ang kanyang amang si George Trevor Patterson ay dating British Air Force pilot, habang ang kanyang inang si Norma Mario Patterson ay isang Filipino businesswoman na tubong Pangasinan. Si Marcus ang nag-iisang anak ng dalawa. Halos sa kanyang childhood ay ginugol niya sa United Kingdom. Noong 2007, sa edad na 9 years old, nang pumunta siya ng Pilipinas at nag-aral sa Ridley International School. Dito nagsisimula na siyang matutong magsalita ng Tagalog. Lumipas ang ilang taon nang siya ay bumalik sa kanyang hometown sa England upang makasama ang ama. Noong 2015, na magbalik bansa siya at pinagpatuloy ang kanyang pag-aaral at pinursigi ang kursong Hospitality Management sa Indiran Colleges, Taguig City. My first ever role model and still is my dad. Para kay Marcus, ang kanyang ama ang isa sa nangunang humubog sa kung anuman ang kanyang narating ngayon. Isa raw sa pinakamahalagang natutunan niya sa ama ay pagkakaroon ng respeto at tamang pag-uugali. Dahil ang kanyang ama ay nasa military noon, unang naging pangarap raw talaga niya ang maging Royal Marine simula pa noong bata pa siya. Pero dahil sa pagkakaroon ng Pilipinang ina, sinabihan raw siya nito na she would kill me before they even got the chance. Very athletic. Habang nasa kolehiyo ay nakakuha si Marcus ng athletic scholarship at naging bahagi ng Kaya FC Elite Football Team, ang largest football academy dito sa bansa. Ayon sa aktor, bata pa lamang siya nang makahiligan niya ang larong football at sa edad na 6 taong gulang ay nag-umpisa na ang paglalaro niya sa larong ito. Bukod pa rito, isa rin siyang mixed martial arts fighter at jiu-jitsu blue belt holder. Dagdag pa dyan ang pagkahilig niya sa swimming at gymnastics. Stepping out of the box. I won't enjoy my life unless I take risks, unless I step out of my comfort zone. Ito naging pahayag ni Marcus sa tanong kung bakit niya naisipang bumalik ng Pilipinas. Sa isang interview sa Magandang Buhay noong November 2016, may malaki umanong rason ang pagbabalik bansa niya. Hindi naman daw puro football na lang ang kanyang gagawin sapagkat marami siyang bagay na naisubukan at patunayan sa sarili sa kung ano pa ang kaya niyang gawin. Para kay Marcus, ayaw niyang limitahan ang sariling kakayahan. Malaking bagay umano na na-enjoy rin niya ang kanyang ginagawa tulad na lamang ng pagganta at pagsasayaw. Dito raw naisip niya na lumabas sa kanyang safe zone. Showbiz career. Noong 2016 na magsimula ang karera ni Marcus sa mundo ng showbiz. Habang nasa bakasyon sa Boracay noong December 2015, ay na-discover si Marcus ni Alan Altera ng A-List Talent Marketing Agency. Ngunit aminado siya na hindi niya tinanggap ang naunang offer nito dahil gusto niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang paglalaro ng football. Lumipas raw ang ilang linggo nang maramdaman niyang wala na siyang pera na ipambabayad sa renta. Doon na raw nagsimula na subukan niyang tahakin ang ibang larangan. Noong 2016 na magsimula na siyang mag-audition sa mga commercials at si Alan ang kanyang naging manager. Ito rin umano ang nagpakilala sa kanya sa Star Magic kung saan 4 na beses siyang nakipagkita kay Mr. M bago siya nakapasok. Ang unang proyekto niya bilang talent ng Star Magic ay ang kanyang hosting stint sa ASAP Chill Out. Matapos ito ay sinubukan ni Marcus ang kanyang swerte nang sumali siya sa reality singing competition na Pinoy Boy Band Superstar kung saan isa siya sa naging finalist ng programa. Ang pagsali niya sa boy band search ay nagbukas sa maraming pinto sa kanya sa showbiz. Noong 2017, na maging bahagi siya ng seryeng La Luna Sangre na binagbidahan ng Kathniel. Hindi naman nabigo si Marcus sa kanyang tinahak na karera nang opisyal siyang inilunsad noong 2018 na miyembro ng Star Magic Circle Batch 21. Noong April 2018, ang pinangalanan si Marcus bilang isa sa bagong VJ ng MTV Philippines kung saan siya naging host ng programang MTV Fuel kasama si Jody Tarasek. Nang taon ding yun, napasama siya sa serye na Sana Dalawa Ang Puso kung saan naging love interest niya si Ilona Garcia. Napasama rin siya sa fantaserye ng Once Upon a Time na Mannequin ni Monica kung saan umere ito ng 2 buwan. First lead role. Lalo na kilala ang galing ni Marcus na magbida siya sa kanyang kauna-unahang pelikula na ang babaeng allergic sa Wi-Fi, kung saan nakasama niya sina Sue Ramirez at Jameson Blake.
Agad na nagkaroon ng proyekto si Marcos. Nasundan ito sa action movie na Tres, kung saan napakita niya kanyang husay sa martial arts. Noong April 2019 na magbida siya sa kanyang unang digital series na High na nilabas sa I Want, at nasundan ito ng isa pang digital series na Cargo. Noong November 2019, napasama siya sa main cast ng thriller na Dead Kids. Ito ang unang Netflix original film mula dito sa bansa. At noong 2021, muling pinag-usapan ang galing ni Marcos na maging bahagi siya sa serya ng ABS-CBN na Viral Scandal, kung saan gumanap siya bilang si Counselor Diego Jiggs Ramones. Nang taong ding yon ay napasama siya sa Hello Stranger the Movie. Music career. Pinagpatuloy naman ni Marcos ang kanyang pagkahilig sa musika. Katunayan, pumirma siya ng record deal sa Tarsier Records noong 2017 matapos ang pagsali niya sa Pinoy boy band Superstar. Showbiz links. Sa pagpasok ni Marcos sa showbiz, hindi naman maiwasang maugnay siya sa kanyang mga kasamahan. Noong 2018 ang malink si Marcos sa kanyang co-stars sa seryeng Sana Dalawa ang Puso na sina Heaven Peralejo at Ilona Garcia. Noong February 2019, ang kumpirmahin ni Heaven sa isang interview sa TWBA, naniligawan siya ni Marcos ng 3 buwan. Inamin din ni Heaven na nasaktan siya nang malaman niyang naging magkarelasyon sila Ilona at Marcos ilang linggo matapos itong manligaw sa kanya. Dahil din sa pagiging malapit ni Marcos noon kay Sue Ramirez, ay hindi maiwasang maugnay silang dalawa. Ngunit nilinaw ni Marcos sa panayam sa kanya noong October 2019 sa programang TWBA na magkaibigan lamang sila ng aktres at iginiit na kahit kailan ay hindi siya nanligaw dito. Marcos and Janela's relationship. Umabot naman ng 1 taon at 8 buwan bago na isang publiko nina Janela Salvador at Marcos ang kanilang relasyon noong September 2020. Ngunit bago ang pag-amin ay hindi nakaligtas sa mata ng netizens ang relasyon ng dalawa na nagsimula noong April 2019 matapos na makitang kasama ni Janela ang pamilya ni Marcos. Mula noon ay hindi na nawala sa mata ng publiko ang dalawa magyang espekulasyon ng pagdadala ng tao ni Janela. Inilihim man nila sa publiko ang tungkol sa pagdadalang tao ni Janela noon, ipinakita naman nila na alam ng kanilang mga mahal sa buhay at mga piling kaibigan ang tungkol dito. Marcos being supportive on Janela's showbiz career. I've never felt the love that she makes me feel. Ito ang pinagsigawan ni Marcos sa kanyang labis na pagmamahal para kay Janela. Tila kulang pang salita para ilarawan ni Marcos ang pagtatangi niya sa nobya. Nausisa rin si Marcos kung bakit natagalan bago nila inamin ni Janela ang kanilang relasyon sa publiko. Ayon sa aktor, ang matinding batikos na natanggap nila ay mula sa masugid na tagahanga ng tambala ni Janela at Joshua Garcia noon. Paglilinaw niya, mahal niya si Joshua at nauunawaan niya ang love team nito sa kanyang nobya. Hindi rin daw siya batang paslit para hindi maintindihan na kailangan magtagumpay ang isang love team. Pero ang kailangan daw, maunawaan ng mga tagahanga na hindi porket on-screen partners ay dapat magkatuluyan din sa totoong buhay. Ayon pa kay Marcos, bago pa may nabuo ang tambala ni Janela at Joshua ay magkarelasyon na sila ni Janela. Pero hindi raw siya nagsalita tungkol sa kanilang relasyon dahil nauunawaan niya ang karera ni Janela at nais niyang magtagumpay ang team up nito sa kanyang leading man. Marcos and fatherhood. As soon as I laid my eyes on him, I knew my life was about to begin again. Ito ang naging pahayag ni Marcos sa pagdating ni Jude sa buhay niya. Binago raw nito ang ikot ng kanyang buhay. Kung dati-rati ay malaya siya at pa-easy-easy lang, sa buhay niya ngayon, isa na siyang ama at natuto na siya sa responsibilidad. Marami umano siya nadidiskubring bago sa pag-aalaga niya sa kanyang anak. Protective father. Matatanda ang naging tampulan na pambubuli sa social media noong nakaraang taon, ang larawan ni Baby Jude kung saan pinagkatuwaan ang itsura nito. Hindi pinalampas ni Marcos ang pambabash na natamo ng anak lalo na at wala itong kamuangwang sa mga nangyayari. Sinabi ni Marcos na sanay na siya sa pambabash at kaya niya tanggapin yon, pero ibang usapan na umano na pati ang anak niya ay idamay. Janela finds good partnership in Marcos. He would do everything for me. I couldn't ask for more. Ito ang proud na pahayag ni Janela sa isang TV interview noong January 6, 2021 para sa partner niya si Marcos. Sinabi ni Janela na labis ang pasasalamat niya dahil laging andyan ang nobyo upang alalayan siya, lalo na nung panahong nagdadalang tao siya. Ito raw ang kanyang naging kamay at paa. Ramdam daw niya ang kalinga at pagmamahal nito bilang partner at ama ng kanilang baby. Lahat raw ginagawa nito para sa kanila at hindi ito nagrereklamo kung kaya wala na siyang mahihiling pa. On living together.
Sa ginawang panayam kay Janera noong February 2022 sa YouTube channel ng columnist na si Oggy Diaz, inabi niyang wala pa sa plano at hindi nila napag-uusapan ni Marcos ang pagpapakasal. Prioridad umano nila ang pagpapalaki sa kanilang anak at ang maging mabuting magulang para rito. Aminado rin si Janera na mula na magsama sila ni Marcos sa iisang bahay, ay marami silang nadidiskubring bagong bagay sa isa't isa. At isa sa napansin niya ang pagiging immature ng nobyo, ngunit nilinaw niya na mabuti itong tao at pagmahal na ama sa kanilang anak. Rumored breakup. Mula nang umamin sa kanilang relasyon, ay hayagan na ang pagpapakita ng dalawa sa pagmamahal sa isa't isa sa kanilang social media accounts. Ngunit itong mga nakaraang linggo ay naging usap-usapan online ang tunay na estado ng relasyon nina Marcos at Janera. Nag-ugat ito ng mapansin ng ilang netizens na hindi na sila nagpo-post ng larawan na magkasama gaya ng ginagawa nila dati. Kung sakaling may post man sila, ay tungkol lamang ito sa kanilang anak. Mas lalong lumakas ang hinalang hiwalay na ang dalawa nang maglabas si Oggy Diaz sa kanyang opinion sa YouTube channel niya tungkol sa issue. Ayon kay Oggy, hindi rin umano siya mapalagay sa nalalabas ang balita, pero ang pagkakaalam niya raw ay ilang buwan nang hiwalay sina Janera at Marcos. Isa raw sa tinuturong dahilan at naging problema ay ang drinking habit ng aktor. Pero nilinaw ni Oggy na kukumpirmahin niya kung totoo nga ba ang isyong ito. Sa mga naunang panayam, ibinahagi ni Janera na hindi siya natroma sa dumani pisikala na nangyari, kundi sa mga lalaking lasing na nawala sa sarili at alam umano ni Marcos ang bagay na ito. Sa kabila naman ng mga breakup rumor niya na Janera at Marcos, ay binati ni Marcos si Janera sa Instagram nitong nakaraang Mother's Day. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!